Nag-aaway ang mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan dahil matumal na kita. Dahil ito sa laging pagkansela ng klase na sinabayan pa ng di mapigilang pagtaas ng presyo ng langis. Kaya hiling nila ipamudmud na sa kanila ang pinakahihintay na ayuda. May report si Karen Villanda. Nagsimula na ang pasukan pero maliit pa rin ang kita ni Noel dahil sa palaging kanselasyon ng klase. Kwento niya, ngayon pa lang siya nakakabawi sa pasada. Pero baliwala rin dahil sa linggo-linggong taas presyo ng diesel. Kaya hiling niya, maibigay na ang fuel subsidy. Sana nga makatikim para ma-ipultang ko tong jeep ko. Grabe, malaki. 50% nawawala sa amin. Kasi halos yung sinikinakarga o 500, imbis na pumupondo yon, hindi na pumupondo ngayon. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pirmado na ang Joint Memorandum Circular para sa fuel subsidy. Dapat noong Agosto nakatakda ang pamamahagi ng fuel subsidy, pero may kulang pa sa requirement kaya hindi pa ma-i-download ng Department of Budget and Management ang 2.5 billion peso sa pondo ng ahensya. Pero ngayong kumpleto na ito, malapit nang maipamahagi ang ayuda sa mga operator ng pampublikong transportasyon. May da-download po agad yung fund. Lagi po natin archive at lagi po siya ng department sa kanyang LDFRBI. Yung pag nasa atin na yung pondo ay iproseso na agad. Ay may implement po agad yung ating pamamahagi ng fuel subsidy. So yung fund lang ang pag-download lang po. Yun lang po yung ating ilaantay. Sa tala ng LTFRB, nasa 1.3 million na mga operator-driver ng pampublikong transportasyon ang bilang ng mga beneficyaryo. 6,500 pesos sa matatanggap ng traditional jeep kada unit at iba pang four-wheeled public utility vehicle. 10,000 naman sa mga modern jeep dahil mas mahal ang kanilang operational cost. 1,000 sa mga tricycle driver at 1,200 sa mga food delivery rider. Sa panuntunan ng LTFRB, matatanggap ang fuel subsidy ng operators sa pamamagitan ng pantawid pasada card, over-the-counter o di kaya ay sa pamamagitan ng e-wallet. Pero babala ng LTFRB, dapat gamitin lamang ito pang diesel. Minumonitor talaga natin yun. Kaya kung may susubmit pong undertaking yung ating mga operator, nagagamitin po nila ito. Doon lang po sa purpose ng program na gagamitin lang ito doon sa sa fuel ng kanilang mga unit. So, ang mga drivers po, kung sino man po yung may mga complaint na hindi ho ginamit ng operator sa kanilang unit, pwede po silang automatic pumunta sa LTFRB para mag-file ng complaint. Maglalabas ang panuntunan ng LTFRB sa mga kwalipikadong operator at driver oras na mapa sa kamay na nila ang pondo para sa fuel subsidy. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.